guys, magandang araw po muli sa ating lahat. This is Mami Shen. Welcome back to my channel! For today's video is isishare ko sa inyo kung paano nga ba mag-claim sa PhilHealth once na ikaw ay nakagat ng aso or ng pusa. So, bago tayo mag-start, kung bago pa lang sa akin sa channel, subscribe na lang po. At kung nagustuhan mo naman itong video ko ito, pakilike. At kung meron ka namang mga katanungan, please comment down below. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos! So, ito nga guys, no, kaya ko siya sinishare sa inyo is na-experience ko talaga kung paano mag-claim, kung ano ba yung proseso kay PhilHealth, once na mag-claim na nga tayo, pagka nakagat tayo ng aso or pusa, no. So, yun nga, last time is, nakagat na nga ako nitong stray cat, no. So, stray cat, meaning niya is, pusang galasya. So, I don't have any idea kung ano nga ba yung history ng pusa na nakakagat sa akin. Kung meron ba siyang anti-rabies vaccine, or infected ba siya ng rabies. So, much better nga na napunta na lang ako dun sa health office or health center para to assure nga na hindi ako magiging infected ng rabies kung meron man yung pusa na nakagagat sa akin. No? So, number one, nung pumunta ko sa kanya nga is, ang number one hiningi niya sa akin is yung MDR ko. No? So, kailangan daw is meron akong 10 months consecutive contribution kay PhilHealth. No? So, kung for example, November ngayon, no? So, kailangan magbabacktrack ako ng 10 months, which is February, kailangan start ng February to November is meron akong contribution. So, yun. So, yung pagkuha naman yan is madali na lang, no? Meron naman sa online yan, no? So, kung meron kayong account or gumawa kayo ng account kay PhilHealth para ma-download nyo yung remittance nyo or yung MDR nyo na sinasabi. And then, yung second nga is yung SF, no? Yung claim signature form. So, kung hindi ako nagkakamali, no? So, since ako is employed naman ako, so, madali ko siyang nakuha kung nag-request lang ako dun sa company ko. And then, okay na siya. May signature na din siya. Kung hindi nada-download niya sa online, mag-download na lang kayo. And lastly, kailangan mo din kasing mag-provide ng 2 valid IDs. So, madali naman yan, no? So, kapalang any kind of government IDs nga pala siya, no? So, yun. And then, nung nakomplay ko na yung mga requirements ko niya, bumalik ako dun sa health center na una kong pinuntahan. And then, after nun is, binerify lang nila. And then, after nun is, sinaksakan na nila ako nung injection nga, no? So, sa first section ko is, ang in-inject sa akin kasi is anti-tetanus, anti-rabies, and then yung ERIG, no? So, sa tatlong yan is, may bayad dyan po, no? So, worth 800 pesos. Yun. But, sa tingin ko kasi ang may bayad dyan is yung ERIG, no? Tsaka yun sa anti-tetanus. Sa tingin ko lang kasi hindi ko na din talaga natanong kung alin dyan may bayad, no? And then, dun naman sa second session ko is anti-rabies na lang yung isasaksak sa akin. Wala na po akong binayaran sa anti-rabies na second session. And then, dun sa third session ko, anti-rabies na lang din yung sinaksak sa akin. Wala akong binayaran. And then, dun sa fourth session ko is anti-rabies pa rin yung sinaksak sa akin is wala pa rin po akong binayaran. So, sa first session lang po talaga ikaw magkakaroon ng bayad, which is kasi ang daming i-inject ng mga time na yun, no, sa first session niya. So, may ERIG, mayroong anti-tetanus. So, piling ko dun siya nagkaroon ng bayad. So, yun. Ganun lang kadali kung paano mag-claim kay PhilHealth. So, ayusin niyo lang talaga yung inyong PhilHealth. Siyempre, kaya mahalaga na maghuhulog tayo ng PhilHealth natin, no? And then, siyempre, mahalaga din na siyempre, naghuhulog tayo, i-claim natin yung mga benepisyo na kailangan natin i-claim kay PhilHealth. And then guys, i-share ko lang din sa inyo kung ano nga ba yung mga bawal once tayo ay nagpapa-inject ng anti-rabies vaccine, no? So, binigay kasi nila itong guidebook na to, no? So, once na tayo ay nagpapa-inject, no? Nakalagay dito hanggat maaari is iwasan daw natin ang pag-inom ng alak, steroid, at gamot sa malaria habang nagpapabakuna ng anti-rabies.
Pangalawa, sa mga na-injectionan ng Eric at Atis, ATS, sorry, iwasan ang pagkain ng malalansang pagkain tulad ng manok, itlog, alimango, hipon, bagoong, patis, malalansang isda at pagkain maraming sangkap ng preservatibo tulad ng tocino, longganisa at iba pa. So, pangatlo, maaaring magkaroon ng bahagyang pamumula or pangangati at pamamaga sa lugar na in-injectionan ng Eric, ATSS, or anti-tetanus toxoid, mga ganyan. Ito ay maaaring tapalan ng maligamgam na tubig na tuwalya upang humupa. So, dito guys, totoo to, no? Once na in-injection ng kanya, parang nagkakaroong reaction yung balat mo, namamantal talaga siya, no? So, sa akin talaga namantal siya. Every time na sinasaksakan ako, namamantal siya. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi nga nung yung doctor doon, yung nurse, so normal naman daw yun. Sa pang-apat, kapag nilagnat matapos in-injectionan, maaari naman daw uminom ng paracetamol. At sa pang-lima naman, kumonsulta sa mga health center na pinakamalapit sa inyo o klinika, ospital kapag nakaramdam ng sobrang pangangati, pamamantan o pamumula sa parte na in-injectionan at kumalat sa buong katawan, nahihirap huminga at hindi mawalang lagnat. So yun. Ito yung pinaalala sa akin mabuti doon sa health center na pinuntahan ko. Then number 6, mahalaga na sumunod sa itinakdang araw ng injection. Kung sakali man hindi nakapagpa-injection sa itinakdang araw, mahalaga na pumunta sa health center sa lalong madaling panahon upang makipag-alam sa nararapat na gawin. So yun lang guys, yun lang yung mga kailangan nating gawin habang nagpapa-inject tayo ng anti-rabies vaccine, no? So yun lang guys, so sana naman is may napulot kayo o may natutunan kayo or nagkaroon kayo ng idea kung paano tayo mag-claim kay Philhealth once na nakagat tayo ng mga hayop. At the same time is, nagkaroon din kayo ng kaalaman, ano na nga ba yung mga dapat natin gawin habang nagpapa-inject tayo ng anti-rabies. Okay? So yun lang yun. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong time, at sa inyong support. Thank you very much. Bye!